ng gabi, guys. Ngayon ay punta kami sa bahay ng partner ko kasi meron lang kaming kukunin. Yung pag-uusapan natin ngayon is yung mga nagustuhan ko at yung mga ayaw ko dito sa musol din natin. So bali, guys, is magsimula tayo sa ano, sa hindi ko nagustuhan. Yung una kong hindi nagustuhan, guys, is yung headlight niya. Kasi sobrang hina. Kaya yan, kung napapansin nyo is naka mini driving light ako. Kasi pag ganitong pumunta kami sa kanila is talagang ano, hindi klaro yung kalsada. Bali ngayon, guys, is naka LED lang ako, naka LED ako na 4 LED para hindi rin siya ano, ganun kamaksaya yung battery. Tapos syempre sinamahan ko na rin ng mini driving light para mas klaro yung daanan. Ito yung una kong hindi nagustuhan. Pangalawa kong hindi nagustuhan, guys, is yung stock tire. Yung stock tire natin is napakadulas, lalong lalo na sa mga busang kalsada. Kaya after 2 months is nagpalit agad ako. Which is yung gamit natin ngayon is naka Pirelli Diablo tayo na 7090 sa harapan. Tapos yung likodan ko sa rear tire ko is 8090 na Pirelli Diablo din. Dahil napudpud na, so ngayon is naka engine scooter na tayo, 8090. Hindi na sila magka size ng harap at likod, pero okay naman. 9080 pala yung rear tire ko, sorry, yung rear tire natin is 9080 na engine scooter. So yun yung pangalawa kong hindi nagustuhan dito sa motor ko. Yung pangatlo, guys, na hindi ko nagustuhan dito sa Musolti is yung busina. Kasi, guys, is yung busina is napakahina. Parang alam nyo, guys, yung ano, yung huni ng ibon. Ganon yung stock na busina sa Musolti. Kaya nagpalit ako ng Global Dual Horn. Yun yung busina natin ngayon. Yun yung pangatlo kong hindi nagustuhan. So yun lang naman yung mga hindi ko nagustuhan dito sa motor natin. Dito naman tayo, guys, sa mga nagustuhan natin, syempre. Unang-una ko, guys, na nagustuhan dito sa motor natin is number 1 yung looks niya. Kasi sobrang sporty niya, guys. Tapos bagay na bagay siya, guys, sa mga bagets. Tapos, guys, yung pangalawa kong nagustuhan sa kanya is yung handling. Kasi, guys, sobrang gaan niya at madali siyang iliko kung saan yung direction mo. So yun yung pangalawa kong nagustuhan, yung handling. At syempre yung pangatlo is yung tank capacity niya. Kasi, guys, is yung tank capacity nito is nasa 4.1 liter. Yung per liter nito, guys, is 30 to 32 kilometer ata. Kasi na-try ko na to, dun sa ano, nung pumunta ka ng Haro, siguro mga ganon yung hangganan niya sa 1 liter. So okay na yon. Pero, guys, yung 1 liter na yon is hindi ka na makakabalik. Ibig sabihin nun is papunta lang dun yung kaya niya sa 1 liter. So medyo malaking bagay na yon dito sa motor natin. Kasi sa liit na to at sa gaan na to na motor is saktong-sakto yung 4.1 liter na capacity niya. So goods na goods yun para sa atin. So kaya kung nagbabalak kayo nito na kumuha is okay na okay ito, guys, para sa inyo. So yun, guys, yun lang naman yung topic natin ngayon, yung mga hindi natin nagustuhan at yung mga nagustuhan natin dito sa motor natin. So sana, guys, is nakatulong to sa inyo kung nagbabalak kayo nito bumili. So yun, guys, hanggang dito lang muna yung video natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana this year maka 1,000 subscriber na tayo. Road to 1,000 subscriber.
So yun guys, maraming salamat sa panonood. Ride safe po sa ating lahat. Peace.